Guys, meron tayong mga panibagong video sa araw na to. Pwede pong mag-like, share, and subscribe please. And hit the notification bell para naman updated po kayo sa lahat ng mga kalokohan at kagawin ko sa buhay. Joke lang. Siyempre may sense naman siguro yung iba kong gagawin. Kaya keep watching po and let's go. Panoorin nyo na po ang aking mukbang with luto na ginawa. Good morning again and thank you. Tinola tayo kaya hiwa-hiwa. Ito yung mga paninda ko na hindi nabenta, kami ang lalamon. Tinola tayo today. Hiwa-hiwa. Natuto ako maghiwa kasi tumitingin ako sa mga nagtitinda sa palengke. Tapos may mga humihiling sa akin na mga customer na pahiwa naman ako nung ano kasi buong manok ang benebenta ko. Bihira yung legs lang, bihira yung may deliver ng gusto. Yung mga type ng ano lang, durog na. Ito pa isa, kawawang manok. Ito paborito ko, pakpak to. Huwag ko tama ba itong ginagawa ko. Pasensya na, hindi talaga ako magaling maghiwa. Pacham lang to, pacham. Pachamba-chamba, kung tumama. Ang oras na, hindi pa kami nagtatanghalian. Pero alas 10 pa lang, alas 11 pa lang naman yata. Saglit lang naman to lutuin. Yan. Ang leeg guys, kailangan durugin kasi hindi nila pinapansin yan, kaya kailangan durugin na lang. Si to last part. Maliit lang siya guys kasi parang saktong 1 kilo lang ang ano na to, ang sukat. May mga umaano kasi sa akin na, ay, 1 kilo lang. Yung mga racket ko dito para makatulong sa jowa ko. Then, tapos na. Hugasan ko lang to. Ayun guys, minorder ng anak ko ang mga sahog. Kagaling maghiwa. Pinaghalo-halo laman ang lahat. Ang luya, ang sibuyas, anyare. Hindi ko na alam asan ang asan ang bawang, asan ang luya dyan. Ay, Diyos me, Diyos Santissima. Ayan. Ayan na guys, ang panghalo natin. Dalhin natin sa kusina at anuhin natin to. Papainitin natin ang mahiwagang kaserola. Yung ganito kita. So, ayan, pag uminit, sabog. Okay lang kaya yan. Nakaano tayo. Pstoy, pakiligpit naman ito. Alisin mo lahat to. Manirman tayo, guys. The reality of life. Na hindi tayo tinutulungan ng pusa ng mga anak natin. At saka, asan yung ano? Sayote. Nay? Saan yung paminta ko? Nay, tumunog. Tumunog. Lagyan ko na ba? Lagyan natin, baka sumabog. Kiti. Nay, galing. Galing mong magluto, Inday. Summer's ended. Tignan natin ang
mahiwagang bawang. Kunti ng bawang. Pwede na yan. Lumasa lamang. May lumasang bawang lang. Ay, puke! Ay, ay pasawal. Bawang, bawang. Ang pangit nito gisahan, guys. Ay! Ay, God. Hindi ka talaga ng ganito. Pangit pala talaga gisahan ito. Dapat makapal. Bango. Nakakaamoy na ako ng mga nakaraan. Hindi. Ayan. Ay. Lagay natin, guys, ang buyas. Buyasi. Buyasi. Ah, buyasi. Ayan. Let's stay, stay, stay. Habang nagluluto, si Inday. Si Inday, Inday. Ganito ako magluto, guys, ha. Pasensyahan nyo na kung hindi katulad lang sa inyo. Sa stay, stay, stay. Ilagay natin ang baka. Baka, may baka tayo. Ito pa ang ating luya para pag kumata, ilagay natin ang manok. Sorry, guys, ha, iba yung style ni Madam. Kasi yun lang ang alam po. Tama. Tapos ganyan. Paminta ko. Paminta ko, paminta ko. May akong assistant ba? Paminta, ay, pang timpla, sana. Asa na ang lahat? Nay, ito lang, guys. Ayan. Ganyan lang tayo. Paminta. Saka ko ilalagay yung manok. Tura ng pagluto. Pero masarap naman ako mag-tinola, guys. Nauubos. Favorite kayang recipe ito ng mga anak ko. Ang alam lang nila kasing ulam. Tinola, sinigang, nilaga, adobo, pritong isda. Pag may sabaw na ang isda, nako, dead man na. Palibang kung sigangin mo ang isda, pwede yan. Sabaw. Sabaw lang. Yung isda, di nila papansinin. Kasi, bakit sa mga panlasa ng mga batang yan. Ang arte. Itlog, paborito nila. Ayan, ang anak ko, nakikialam ba? Ayan. Ayan, nakikialam ang aking panganay. Oh, 10 years old. Napasaway. Next year ka pa mag-11, huwag kang excited. Huh? 11 ka na ba? 11 na pala siya, guys. Sorry. Hello, wala na akong ano. Kala ko 10 years old lang yung anak ko. Guys, may binata na ako, di pa tuli. Nabutan ng lockdown. O, asan yung ating pangtimpla? Ang bunso ko nagsisigaw na. Pangtimpla ko, yung magic. Ayan na yun. Gaganyan ko yan, guys, hanggang sa lumabas yung katas niya. Maluto siya sa sarili niyang katas. O, diba? Kakaibang aking recipe. Huwag niya nang gayahin, guys. Lalagyan ka pag may gusto, pag naglagay ka na sa bawang. Hindi. Aanuhin ko yan. Ito na lang muna. Lalagyan pag may sabaw. Magic sarap, magic sarap. Para matimpla. Wait! Pag natimpla siya, dyan, guys, kamasama sila. Ay, not here. Siyempre, magkakalasa yung laman. Yun yung gusto ko sa tinola, may lasa ang laman. Hindi kayo, iba kasi tinola, walang lasa ang laman. Kasi pag tinimplahan nila, ano na, may sabaw na ba? Sa akin, ganyan. Pahabang sinosotay mo, pinapabayaan mo lumabas yung patas niya, meron siyang nagtimpla. Ganon. Diba? Tamang good cook daw kuno ako. Invento ko lang to, guys. Ako lang naka-invento niya nung nag-asawa na ako. Nag-asawa na ako yun. Doon lang ako na tuto ng ibang luto. Pero nung bata ako, magtatanong ako sa mama ko, Ma, anong sunod? Oh, gisa mo yung bawang, gisa mo yung sibuyas, tapos, Deb! Hantay na lang natin siyang masutay ng diretso, inantay ko lang yung takip. At,
papakuluan na natin siya ng ganyan lang, sarili niyang sabaw. Balikan natin yan after ilang minuto. Habang hinihintay natin na masute siya, ay mag... Sangkot siya. Ang taba ko talaga. Ano? Konting trivia lang sa buhay ko. Ako ay married. May apat na anak. Diyos ko, dami. Lima. Ay, apat na anak. Puro lalaki. Lahat sila dito lalaki. At ako lang ang babae. Pero, masisipag nila, grabe. Habagay, 11, kasi 11 panganay ko, tapos yung pangalawa ko is mag-8, ang pangatlo is 5, tapos ang bunso ko ito. Ayan. Ito, ilan taong ka na po? Siya ay magti-3 na po. So, hindi pa ako ganun kagaling dito sa ginagawa ko, pero nakikinig ako sa mga payo ng friends ko, ng mga nakikilala ko sa LS, at saka ano ba tsura ko eh, kung ano-ano lang magiging content ko dito. Random vlogs din naman to, kasi papakita ko sa inyo kung paano ako magluto, paano yung mga buhay ng mga anak ko, kung gano'n sila ka-hyper, tsaka kung gano'n sila kababae. Kung pakialaman, kasi pinapaano ko yan, pinapaluto. Kung gano'n kababait sila, o tignan mo, ang kalat namin, andyan agad. Paborito nila yun, yung magkalat. Paborito nila, yan sipag ko pa naman sumunod sa galaw nila, ayoko. Ayoko nang sunod ako nang sunod sa galaw nila, kasi nai-stress ka rin naman. Marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, so chill lang. Pag magugulo na sila, hinahayaan ko muna. Tapos, bigla ko na lang sila lalapitan. Kukurating ko isa-isa. Hindi ka titigil. So, minsan tumatatak naman siguro sa kanila yun. Pero yung panganay ko, sobrang mapang-asar. Sobrang siyang mapang-asar. At lahat ng mga kapatid niya, kaya niyang paiyakin lahat. So, hindi ko alam. Yung partner ko kasi, mahilig mang asar. So, lahat yan, sunod-sunod niyang binubuli. Tapos, ginagaya naman ng mga pasaway. Tahimik naman yung partner ko. Pero pagdating dito sa bahay, ay paborito niyang asarin yung mga anak ko. Tapos, pag maag-aasaran na yung mga anak ko, sabi niya, tama na yan. Sabi ko, ikaw naman nagturo niyan. Gustong-gusto mo kasi na magugulo sila. Gusto mo sila nag-iiyakan. Natutuwa ka yata, makita sila nag-iiyakan. So, ayan na yung resulta. Diba? Magagaling sila mag-asar. Magagaling sila magpaiyak ng isa't isa. Tapos, masagi mo lang. Nag-iiyakan na. Diyos me, grabe. Kung makikita mo lang ang rumble dito sa bahay araw-araw, minuto-minuto. Para kang... yung anak kong 4, kulang pa ang 10. Mga 20 siguro na. Kung may estudyante ka sa loob ng classroom na nagrarambulan, ganun sila. At kung papansinin mo bawat galaw nila, ay naku, maloloka ka talaga. Kaya, kung magre-reflect sa mukha ang kanilang mga ginagawa. Stress here, stress there, OMG. Tsura, baboy na ako sa stress. Kinakain ko na lang, tapos cellphone na lang ako. So, naisip ko na, matagal ko nang inisip. 2 years ago, nag-try na rin ako. Kaso, gusto ko yung may effect naman na yung mga videos. Gusto ko may intro, yun. Tapos, one time, nakita ko yung kaibigan ko na may ganito nga siya. Sabi ko, gusto ko rin magpagawa ng intro. Ginawa na ko agad. Thank you sa gumawa. Tapos, yung araw na yon, tinuloy ko siya, tapos sabi niya, punta ka kay ganito, punta ka kay ganyan. Biglang nag-pop up yung bilang ko from 5 siya before bago ako nag-start. 5 siya, bigla siya naging 100, tapos after 2 days, 3 days, 200. Ngayon, pang 8 days ko na ata. Pang
9 days. Pero start, na-stop ako sa 300 siguro, ano, more effort pa. More effort pa at saka siguro more interesting na vlog. At saka laging nire-request sa mga kaibigan at classmates ko is editing. Eh, mahina tayo doon. So, let's try. Hanggang mag-improve, siyempre everyday naman siguro is mag-improve tayo. Kasi, ganoon naman, practice more makes perfect, diba? So, balikan natin ang ating niluluto. Baka mamaya na tampo na yun. Ano yung tsura doon? Medyo luto na siya. So, ayan o, nag-brown na siya. Ayan, naluto na siya sa sarili niyang katas. Masarap yan kasi, ayan ko, alam mo guys, habang nalaki yung mga anak ko, nalaki din yung kain nila. Nalaki din ang kain nila. Tapos, ang isang kilo sa amin is, pangkainan lang. Iniisip ko nga habang nalaki sila, naku, mga lalaki pa man din to. Mga dati kasi guys, ang isang kalahating kaba namin is 1 month. So, just me ngayon. Ay, lagay natin yung ano, matigas-tigas. Isang quincenas na lang ata ang ano namin from 1 month. Naging 15 days na lang ang half sack ng bigas namin. Just me, how much more kapag naglakihan pa to? Paano na ang budget ni Inday na limitado na kulang pa ang budget natin ay parang kung hindi ano sakto zero. Oh my god. Anyare. Tapos mamaya na yung dahon. Ano pa bang kulang? Comment below guys kung may kulang kasi wala lang. Hindi talaga, hindi naman ako ganun kagaling magluto. Tsaka tamad ako sa trabahong yan. Ang gusto ko is mga adventure, gagala, gagawa ng pera sa labas, mag-sideline, pero trabahong bahay guys, ay nako. Pachamba-chamba ako ma-perfect. Yan, ganyan. Ganyan tayo.
Thank you God sa ating food and palakasan niyo po kami dito, Ama. Thank you. Bakit parang matigas ang gulay? Sarap. Yun naman mga anak ko, nagkakagulo. Makain sila guys, ayun eh. Ang sarap. Kain tayo. Diba guys, malasa ang manok. Makakailang plato kaya ako. Kaya tumataba eh. Ang sarap ng sabaw. Tatahimik lang ang mga anak ko dyan, pero pagka lagas yung ulam mamaya. Lalo na pag ganito yung lasa ng luto ko. Minsan nakakalimutan nila may daddy sila. Nakakalimutan nila, may hindi pa ako makain. Marami yung guys, di ba? Nakita nyo naman. Gano karami yun. So, eto, kain-kain. Gusto ko na mag-diet, pero masakit ng ulo ko. Pag nagugutuman ako. Yung anak ko, tinuturoan ko ng gawain bahay. Tsaka magluto. Favorite niya yung part niya magluto. May mga gusto siyang lutuin. Sa sarili niya lang. Tapos, ngayon lang siya naghiwanang sa iyo, ito yung mag-isa. Ang sarap. Diba? Pinuro yung sariling luto. Huwag ka. Ganun daw yun. Huwag kang papatalo. Ikaw na rin ang pumuri ng sarili mong gawa. Huwag lang yung kalokohan, ha? Huwag ka maging proud. Kaya tago yan pag nakakalokohan, ha? Hindi rin, may mga lumalabas pa rin naman, pero huwag naman maging proud. Guys, ang aking naging video today. Thank you for watching and keep safe always and have a good day. Always wear mask kapag alis kayo and bring alcohol para sa safety and lagi po tayong, kung wala naman pong gagawin sa labas, stay at home po para iwas COVID. Thank you!